Dumami po ang distressed OFWs matapos ang Eid holiday sa Kuwait. Kaya naman nakikipag-ugnayan na mga labor officials sa mga otoridad doon para mapabilis ang repatriation ng mga kababayan natin. Mula po Kuwait, yan po ang Balitang Global ni Maxi Santiago. Mula mahigit 100, umabot na ngayon sa 216 ang dami ng wards na nasa Filipino Workers Resource Center ng Polo OWA. Halos lahat sila ay mga biktima ng iba-ibang klaseng pang-aabuso ng kanilang mga amo, tulad ng physical, verbal o sexual abuse, overfatigue, kulang sa pagkain at walang sahod. Actually, kaya siya dumami, maraming nag-run away yung Eid holidays. At nadagdagan pa yan before the Eid holidays, nagbago kasi yung chain of command sa Office of the Domestic Workers Affairs ng Ministry of Interior. Hindi tayo pinapayagan magkaroon ng mass repatriation. Ang ward na si Andrea, di tunay na pangalan, itinulak umano ng kanyang amo mula sa second floor ng kanilang building. Himalang nakaligtas at naospital. Kinasuhan niya ang kanyang amo. May siyam na buwan ang nandito sa FWRC. Gusto ko po sana na mapadali ang pag-ano ng kaso ko kasi gagraduate na yung anak ko nitong March. Dapat before March na doon ako sa probinsya kasi nag-aalala na sila sa akin kasi sa tagal ko na po rito na hindi pa natatapos ang first hearing ko. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Polo OWA at Embahada sa Kuwait Ministry of Interior para mapabilis ang pag-uwi ng mga ward sa FWRC. Before the start of the holidays, bumalik na yung dating head and we were assured that the procedure before will be re-implemented. So we're expecting mass repatriations in the coming weeks. Habang nasa center, tinutulungan sila ng mga samahang Pinoy tulad ng Philippine Institute of Civil Engineers Kuwait Chapter at sa kanilang munting paraan ay napasasaya ang wards. Aside from we are upgrading ourselves here in abroad, gusto rin namin i-extend yung blessings na binigay ni God sa amin para sa mga kababayan natin. So successful tong event na to at saka pasalamat din kami sa Polo OWA. Dahil binigyan kami ng panahon para maipabahagi yung mga kung anumang meron kami. Maxi Santiago, ABS-CBN News, Kuwait.